Mabuhay! Ako ito si Teacher Eds, ang inyong teacher na Patok! So for today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba sagutan yung mga gawain na naka-indicate o makikita sa inyong module. So ngayon tayo nasa week number 2 na at talaga naman naramdaman ko na nahihirapan na kayo magsagot ng module dahil hindi niya maintindihan yung mga instruction. Kaya naman, itong video ito ay tutulungan ko kayo para mas maunawaan ninyo ng mabuti yung mga na doon sa panuto. So kung gusto mo malaman kung paano magsagot ng module sa week number 2 sa contemporary issue, please keep on watching! So paano nga ba masagutan yung module sa araling panipunan? So simple lamang po ang kailangan mo dyan. Una, kailangan mo ng module sa AP and then yung weekly home learning plan na ibinibigay namin every week kapag kami bumibisita sa inyong barangay. Tapos kailangan mo din ng sagot ng papel para din isulat ang iyong sagot. So since hindi ko nadala yung weekly home learning plan ko for week number 2, kaya atin na lang muna isa-isahin yung panuto doon sa bawat gawain sa week number 2. And then by next video ko sa week number 3, kasama ko ng ipapakita sa inyo yung aking weekly home learning plan para mas guided kayo kung paano siya gamitin. So ngayon, akin lang muna i-discuss o ipapaliwanag kung paano nga basagutan itong week number 2 sa contemporary issue. So una, yung gawain sa pagkatuto bilang isa. So gumawa ka ng isang simbolo at isulat sa loob nito kung ano ang ipinapahiwatig ng larawan. Gawin ito sa iyong sagutan. Papel. So sa gawain bilang isa, may nakikita kayong dalawang larawan. So inyo siya bibigay ng analysis kung ano ang nais ipahiwatig ng larawang ito. So kung ano yung inyong pagkakaunawa sa dalawang larawan na nandito na nakaprint, ito ay inyong gagawin. Paano? Gagawa kayo ng isang simbolo nung inyong pagkaunawa dito. For example, ang nakita nyo ay itong mga putol na puno. So ang simbolo na iyong naisip ay ang simbolo ng bahay kung saan mawawala ng tirahan ang mga hayop. And then, hindi naman sinabi kung ipapaliwanag na. So, no need na to explain it. Basta make sure na yung picture nyo na gagawin ay talagang madaling unawain. Pero kung gusto mong lagyan ng paliwanag itong gawain bilang isa, you have a free will to do it. Next, gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat ang salitang tama kung ang impormasyon ay wasto at mali naman kung di wasto. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So isusulat mo lamang kung tama o mali. Napakadali lang nun. Hindi ko na elaborate pa. Very self-explanatory. After mo masagutan yung gawain isa at gawain dalawa, dumako ka na sa kasalukuyang kalagayan ng pangkapaligiran. So ito yung mga leksyon na dapat mong maunawaan o malaman tungkol sa pagkasira ng kalikasan, pagkasira ng pangkapaligiran bilang isang isyong panlipunan kinakaharap natin sa kasalukuyan. So kung kayo ay nakukulangan sa mga impormasyong ito, you can watch my vlog tungkol sa iba pang mga sa mga basic information pagdating sa pagkasira ng kalikasan. Next naman, after nun ay mula sa material 2017, Araling Panipunan 10, Contemporary Issue. Sasagutan mo naman yung gawain sa pagkatuto bilang tatlo. So, ano ba ang panuto? Sabi, maghanap ng isang balita tungkol sa isa sa mga gasolinan ng pangkapaligiran. Sagutan ang concept map. Gawin ito sa iyong mga sagutang papel. So, suliran yung pangkapaligiran. So, mag-iisip kayo ng inyong sariling suliran yung pangkapaligiran. Halimbawa, ay nakita nyo sa inyong barangay ang suliranin sa basura. So, mga tao naging dahilan ng pinsala. So, sino ang may dahilan kung bakit marami ang basura sa inyong barangay? Kapinsalaan. Ano yung maaaring nito maidulot sa inyong barangay kung marami ang basura? Next, meron dito mga pang-processing tanong na kailangan yung sagutan. Ano? So, no need to copy the question na para hindi na kayo mahirapan. Ayoko na ihirapan kayo, guys. So, isulat nyo na lamang yung inyong sagot. But make sure naka-indicate number 1. Gawain bilang tatlo, tapos number 1, ibig sabihin yung sagot mo.
Tapos sa gawain sa pagkatuto bilang apat, gumawa ka ng isang ilustrasyon o paglarawan tungkol sa ilog, dagat o gubat malapit sa inyong lugar o nasa daanan habang naglalakbay, gawin ito sa inyong sagot ng papel. So meaning to say, you are going to draw. Magdo-drawing kayo ng mga bagay na maglalarawan sa mga ilog, dagat at gubat na matatagpuan malapit sa inyong barangay. So paano kami nasa syudad? E di, siguro yung lake na lugar na puntahan mo na meron kang ilog. Like for example, ikaw ay nasa dito sa Pidac. So dito sa General Luna, sa Pidac, sa Nasutul Ilaya. So since tayo ay medyo nasa along the highway, so siguro naman sa likod ng bakuran nyo meron doon konting lote or meron doon konting kapaligiran. Just observe the environment. Pwede na yon. Pero kung ikaw ay nakatira sa bundok, malapit sa ilog, ayan, pwede mo siya mailarawan dito. Just draw the illustration kung paano mailarawan. Pwedeng mabuti, o pwedeng pangit, or pwedeng depende dun sa sitwasyon ng iyong ilalarawan. Next, meron ditong supporting question para maging maayos yung illustration mo. So, pakisagutan po. Ano? Next, gawa sa pagtuto bilang lima. So, nakatira ka sa isang komunidad na dikit-dikit ang mga bahay at may malaking populasyon ng mga bata. At matatanda, ipagpalagay na ikaw ang kapitan ng barangay. Gumawa ka ng isang patalastas upang mapatiling malinis ang iyong lugar. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So, patalastas. Hindi na nga hulugan na gagawa ka ng sarili mong commercial na napapanood mo sa telebisyon. Ang gagawin mong patalastas ay isang patalastas na kung saan ay maihikayat mo ang iyong mga nasasakupan bilang isang kapitan kung paano mo mapapangalagaan ang iyong kapaligiran. For example, ako ay kapitan ng barangay San Isidro, Ilaya. So, ang gagawin kong patalastas ay tapat ko, linis ko. Hashtag ligtas kapag malinis. So, that is my patalastas that will encourage the people na maglinis. So, napakadali lang nung patalastas na yun. So, pwedeng jingle, pwedeng slogan, the way kung saan kayo madadalian sa paggawa ng patalastas, pwede kayong gumawa ng inyong sarili patalastas. Next, gawain sa pagkatuto bilang ani. Pumili ng alinman sa mga susunod upang ipahayag ang iyong saloobin at opinyon ukol sa kahalagahan ng pagpapanatiling malinis at maayos ang iyong komunidad. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So, pwede kang gumawa ng sanaysay, tula, orihinal na awitin para mapaikita mo doon kung paano mo mapapahalagaan ang iyong kapaligiran. So, kapag sanaysay, essay ito, binubuo ito ng talata. Maaring ang isa hanggang dalawang talata na may 300 words na mapapakita kung paano mo mapapahalagaan ang iyong kalikasan, ang iyong kapaligiran. Tula, so pwedeng ito ay malayong panuturan. Ang malayong paggawa ng tula, wala ng saknong, ay wala ng sukat. Basta, kailangan mong gumawa ng isang tula na nagpapakita kung paano mo din mapapangalagaan ang iyong kapaligiran. Kung ayaw mo naman ng sanaysay at ng tula, you have the last option, yung orihinal na awitin. So, pwede kang gumawa ng iyong sariling awitin kahit hindi mo lapatan ng tono, basta nandoon sa awitin na yon kung paano mo mapapangalagaan ang iyong kapaligiran. So next, gawain sa pagkatuto bilang pito. So, gawain sa pagkatuto bilang pito, nakalagay dito na kopratuhin ang pangangusap sa ibaba, gawin ito sa iyong sagutang papel. So, bilang isang mabuting mamamayan, papangalagaan ko ang aking kapaligiran sa pamamagitan ng kayo na po ang bahala noong magduksong, noong nawawala. Kung ano sa paraan nyo, o nyo may papakita ang pangalaga sa ating kapaligiran. Next is gawain sa pagkatuto bilang walo. Lagay ng check kung tama ang pinapahayag ng mga pangusap at kung mali, gulitan ang salita na hindi angkop sa pangusap. Gawin ito sa iyong sagutang papel.
So ito ay modified true or false. Ibig sabihin, kung tama ang pangusap, just write tama. Pero kung mali, iyong sasalungguhitan yung salita na nagpamali dun sa pangusap. Okay? So 1 to 5 lang yan. So yun na po ang mga gawain sa week number 2. So ito ay hindi naman lahat sasagutan yung mga gawain na ito. Kung ano lamang yung nakalagay sa inyong weekly home learning plan na aking ibinigay, yun lamang po, doon lang kayo mabase. Okay, so akin lang siya diniscuss isa-isa kung paano nyo siya gagawin. Okay, so ano ba yung mga criteria sa paggawa noong mga gawa sa naisay, tula, orihinal na awitin? So pwedeng ako, bilang teacher nyo, I have 3 criteria or rubrics para mag-readan ko kayo. Una ay yung kagalingan sa paggawa. So 10 points, tapos ay kaugnayan sa paksa, 10 points, tapos ay yung mensahe nung inyong ginawa. So 10 points, message. So it total of 30 points. So yun po ang inyong magiging grado. So by next week, ibigay ko na yung criteria kung paano nyo siya gagawin. Okay? Pero sa ibang mga panood dito all over the Philippines, depende sa teacher nyo sa araw ng panlipunan kung paano kayo gagawin. So I think I need to end this video. Sana natulungan ko kayo na itindihan nyo kung paano sagutan yung week number 2. Ano, so I will try my best na makapag-upload na mas maaga video para kapag nakatanggap nyo yung inyong mga video, yung inyong mga module, mas madali nyo siya masasagutan. So, kung nagustuhan mo at natutunan mo ang mga tasks kong gawin sa week number 2, please like, share, and subscribe. Huwag din kalimutan pinutin ang bell para may ka-updated sa aking mga upload. So, muli ako ito, si Eddie Son. Hanggang sa muli, paalam! Bye!